Ako nga pala si Oliver. Nasa 32 years old na ngayon. Mayroon akong kababata na itago na lang natin sa pangalang Juliet. At ito ay masasabi kong natali ko talagang kaibigan nung kami ay mga bata pa. Bukod kasi sa kaedaran ko siya, ay magkapitbahay lang din kami nito. Kaya naman, talagang naging magkalaro at magkasundo kami nitong dalawa. Noong mga panahon ding yun, ay may pagka-boyish kumilos si Juliet. Marahil ay nag-iisa lang itong babae sa kanilang magkakapatid. Kaya nga siguro nagkakasundo rin kami nito sa tuwing kami ay naglalaro. Dahil gusto rin niyang pinaglalaruan ang mga laruan ko. Kahit pa nga alam niyang hindi talaga pambabae yun. Ganun pa man, dahil sa nag-iisa lang naman akong anak at wala talagang makalaro na katulad kong lalaki, ay hinayaan ko na lang din siya. Total naman ay magkasundo kami nito. At payag naman sila mama na siya ang kalaro ko. Yun nga lang, sa tuwing pinauuwi na siya ng nanay niya, ay para bang nalulungkot na ako. Kaya tuloy minsan ay pinagpapaalam pa siya ng aking yaya sa nanay niya. Na kung pwede, ay samahan na muna niya ako habang nasa trabaho pa ang mga magulang ko. Dahil sa magkatabi lang ang bahay namin ni Juliet, ay hinahayaan na rin siya na samahan muna ako. At kapag sawa na kaming maglaro, ay nanonood na kami nito ng TV habang nakabantay sa amin si Yaya. Sa totoo lang, ay halos kapatid na nga rin ang turing ko noon kay Juliet. Dahil kapag kasama ko siya, ay masaya ako at hindi ko ramdam na mag-isa lang ako. Kaya tuloy mula sa paglalaro hanggang sa pagpasok sa paaralan, ay lagi kaming magkasama. Kahit pa nga, hindi kami pareho ng section nito. Habang lumalaki naman kami, ay unti-unti nang nagbago ang aming mga interes. Naging aktibo ako sa sports at palaging nasa varsity team ng aming paaralan. Samantalang si Juliet naman ay mas pinili ang pagsusulat at pagiging bahagi ng school paper. Ngunit sa kapila ng aming magkaibang hilig, ay hindi kailanman nawala ang aming pagkakaibigan. Sa katunayan, ay tuwing walang pasok ay pumupunta pa rin sa amin si Juliet upang turuan ako sa aking mga assignment. Masyado kasi akong abala sa paglalaro. Kung kaya't wala na akong oras pa para mag-aral. Kaya naman halos si Juliet na talaga ang pinagagawa ko ng aking mga assignment. Kahit pa nga minsan ay nagre-reklamo na rin ito. Isang araw, habang kami ay nagpa-practice ng laro ng aking mga kabarkada, nang bigla nila akong biruin tungkol kay Juliet. Pare, ayun na yung girlfriend mo, oh. Hinihintay ka na. Wika ni Jim sa akin. Paglingon ko naman sa itinuro nito, ay nakita ko si Juliet na nakasuot ng maluwang na t-shirt at pantalon habang ito ay nagbabasa. Hindi naman namin alam na ganyan pala ang type mong babae. Dagdag pa ni Jim. Nako mga pare, kaibigan ko lang si Juliet, hindi kami talo niyan. Pahayag ko naman sa kanila. Bakit pare, hindi mo ba siya type? Kung dadamitan mo nga lang siya ng pambabae eh, yak, lilitaw ang ganda niyan. Wika pa ng isa kong kabarkada. Nako kayo, tigilan niyo nga si Juliet. Babae ang gusto niyan.
sabat ko naman sa kanila. Hindi naman nakakibo ang mga ito. Pagkos ay tatawa-tawa na lang sila na nagpaalam na. Tapos na rin kasi nung mga oras na yon ang practice namin. Kung kaya't agad ko na rin nilapitan noon si Juliet para ayain na sana itong umuwi. Ngunit ang inaakala kong ako ang hinihintay niya doon ay nagkakamali pala ako. Dahil nang ayain ko na siyang umuwi ay pinauuna na niya ako. Mayroon pa raw kasi siyang hinihintay at hindi ko nun alam kung sino ito. Ngunit nang tanungin ko siya kung kilala ko baka ko yun, ay ngumiti lang ito. Sabay-sabing, "Hindi mo siya kilala, pero kapag sinagot na niya ako, ipapakilala ko rin siya sa'yo." Para namang nabigla ako sa sinabing yun ni Juliet. Hindi ko kasi akalain na mauunahan pa ako nitong manligaw. Ngunit mas nagulat ako nang dumating na ang hinihintay niya. At halos mapahiya ako nun sa sarili ko. Dahil ang babaeng nililigawan pala niya ay ang babaeng matagal ko nang gusto. Hindi ko nga nun alam kung paano magre-react sa aking nalamang yun. Sapagkat naunahan pa ako ng best friend kong babae na ligawan ang babaeng matagal ko nang lihim na gusto. Ganun pa man, hindi naman ako nagpahalata na apektado. Lalo na nang wala na siyang choice kundi ipakilala na niya sa akin si Lovely. Yun nga lang, halos matulala talaga ako nang personal ko na itong makilala at makadaupang palad pa. Nang mga sandaling yun ay hindi ko tuloy alam kung ano ang iisipin. Hindi kasi ko lubos na makapaniwala sa aking nasaksihan na para bang posible pa yatang maging magnobya ang dalawa. Kaya naman, napatulala na lang talaga ako nang iwanan nila. At imbes na dumiretso umuwi, ay tumaan muna ako sa tindahan ng mga alak. Para sa darating na Sabado, ay mayaya ko si Juliet na uminom. Simula naman nang malaman kong nililigawan ni Juliet si Lovely, ay para bang natapakan nito ang pagkalalaki ko. Lalo pa nang malaman kong sinagot na siya nito at magnobyo na ang dalawa. Hindi ko tuloy alam nun kung paano ko aaminin kay Juliet na naiinis at nagsiselos ako sa kanya dahil naagaw niya ang babaeng gusto ko. Pero sa bandang huli ay naisip ko na lang na iwasan muna siya. Nang sa ganun, ay hindi ako nasasaktan sa tuwing nakikita kong magkasama sila. Sa totoo lang, ay hindi ko nga alam nun kung sino ba talaga ang pinagseselosan ko sa kanilang dalawa. Kung si Juliet ba na inagaw ang babaeng matagal ko nang gusto, o si Lovely, na naagaw naman nito ang best friend kong palaging kasama ko. Ngunit dahil sa isang pangyayari na hindi ko naman inaasahan, ay bigla na lang mababago nito ang takbo ng mga buhay namin. Hanggang sa ma-realize ko na lang na ang babae pa lang talagang gusto ko ay walang iba kundi ang best friend ko. Dahil sa pag-iwas ko kay Juliet, ay tila naramdaman naman niya yon. At hindi ko inaasahan na pagdating ko sa bahay galing practice ay pupuntahan niya ako doon upang kausapin. "Oh bro, anong ginagawa mo dito?" Tanong ko sa kanya nang biglang sumulpot na lang ito sa bahay namin. "Pwede ka bang makausap, bro?" Tanong naman din ito sa akin. Nang mga oras na yon ay wala pa akong kasama sa bahay.
dahil katulad ng dati ay nasa trabaho pa rin pareho ang aking mga magulang. Ngunit bago naman makipag-usap kay Juliet, ay nagpalit muna ako ng aking damit at kumuha ng maiinom na alak nang sa ganun ay may lakas loob ako na sagutin ang mga itatanong niya sa akin. Halika dito sa loob at uminom muna tayo. Alam mo na, pampalakas ng loob sa pag-uusapan natin. Mukha kasing seryoso ka eh. Wika ko naman sa kanya. Pero alam mo namang hindi ako umiinom, di ba? Sagot naman nito sa akin. Ano ka ba? Konti lang. At saka wala namang pasok bukas eh. Anya ko pa sa kanya. Hindi naman na nakatanggi pa sa akin si Juliet. Lalo na nang sabihin ko sa kanyang may problema kakuha ko. Kaya gusto kong uminom. Tinanong naman niya ako kung ano daw ba ang problema ko. Pero bago ko sagutin yon, ay tinungga ko muna ang alak na nasa baso. Babae bro, maikli kong sagot sa kanya. Ha? Babae? Eh kailan ka pa ba nagkaroon ng problema sa babae? Alam ko naman na ang dami-dami mong babae. Tugon naman nito. May babae kasi talaga akong lihim na gusto. Kaso, hindi ko alam kung paano ko siya liligawan dahil iba ang gusto niya. Wika ko naman sa kanya, sabay abot dito ng baso na may laman ng alak. Kinuha naman niya yun, sabay tungga rin dito. At pagkatapos ay kumuha ng pulutan dahil para bang nasusuka-suka pa siya sa lasa. Subalit hindi naman nagtagal ay tila nagustuhan na rin niya ang alak. Hanggang sa hindi na rin namin namalayan pa na pareho na pala kaming nakarami ng nainom. Nang mga oras na yon ay hindi ko nakontrolado ang aking sarili. Sa katunayan, ay lakas loob na nga akong umamin noon kay Juliet. Nagusto ko ka ako ang syota niya. Ngunit imbes namang magalit ito, ay hindi ko inaasahan na tatawanan lang niya ako. Hanggang sa aminin na nga rin niya sa akin ang totoo. Si Lovely ba ang gusto mo? I'm sorry bro, pero wala na kami. Pinagpalit na niya ako sa kauri mo. Pinasakay lang pala niya ako para magawan ko siya ng mga assignment at project niya. Tapos ngayon, iiwanan na niya ako pag di na niya ako kailangan. Gulat ko namang rinig dito. Nakita ko namang umiyak si Juliet at agad ko itong kinomport. Kaya pala parang gusto rin itong uminom. Dahil katulad ko, ay may sakit rin itong dinaramdam. Ngunit mas lalo lang akong nagulat nang sabihin nitong gusto daw niyang gumanti. Pero hindi naman daw niya alam kung paano. Bilang matalik naman niyang kaibigan, ay hindi ko alam kung bakit gano'n na lang ang naramdaman ko nang makita ko siyang umiiyak. Pakiramdam ko tuloy noon ay para bang nasasaktan din ako dahil sa nakikita kong umiiyak si Juliet. Kaya naman niyakap ko na lang siya hanggang sa hindi ko na rin napigilang halikan siya sa kanyang labi. Dahil sa kalasingan ay pareho kaming nakalimot ni Juliet at hindi ko inaasahan nahantong kaming dalawa sa kama. Inaamin ko na may ibang babae na rin akong natikman. Ngunit ang mga sandaling yon ay tila ba iba ang aking pakiramdam. Bago naman kami humantong ni Juliet sa langit,
ay tinanong ko muna siya kung handa na ba siya sa gagawin namin noon. At nang yumakap lang ito ng mahigpit sa akin, ay doon ko na itinuloy ang paglalaro namin ng apoy. Sa totoo lang ay sa lahat ng babaeng nagalaw ko, ay parang kay Juliet lang ako mas nag-enjoy. Hindi naman dahil sa ako lang ang nakauna sa kanya, kundi para bang may iba na rin akong nararamdaman para sa best friend ko. Kaya naman habang natutulog ito, ay noon ko lang din napagmasdan ang kanyang mukha. At noon ko na-realize na may itinatago rin palang ganda ito na hindi ko lang napapansin. Buhat naman nang may nangyari sa amin ni Juliet, ay para bang umiwas na to sa akin. Halos hindi ko na nga rin ito napagkikita. Dahil may mga araw na dumaraan na hindi talaga siya nagpapakita. Sa katunayan nga, ay dumaan na rin ang ilang buwan nang hindi talaga ito nagpapakita sa akin. Kaya nang hindi na ako nakatiis, ay pinuntahan ko na siya mismo sa bahay nila. Ngunit nang nasa harap pa lang ako ng gate nila, ay narinig kong pinagagalitan na siya ng kanyang nanay. Hindi ko nun alam na nabuntis ko pala si Juliet. At narinig ko lang yon mula sa kanyang nanay. Galit na galit ito dahil walang nais ituro si Juliet na ama ng kanyang dinadala. Kaya naman nang hindi na ako nakatiis, ay sumabat na ako sa usapan nila. At lakas loob kong inamin sa nanay niya na ako ang ama ng batang dinadala ng kanyang anak. Noong una ay ayaw pang maniwala nito. Ngunit nang ipinaliwanag ko ang nangyari at aminin sa kanya na mahal ko talaga si Juliet at handang pakasalan, ay tila naibsan naman ang galit nito. Sa katunayan ay kinausap pa nga niya sila mama at papa. Pero dahil sa desidido na talaga akong pakasalan ang babaeng mahal ko, ay wala na rin silang nagawa, kundi tanggapin ang nangyari sa amin. Hindi na rin naman nakaangal pa si Juliet, dahil mismong nanay na niya ang nakipagkasundo sa amin. Pero bago ko ituloy ang pagpapakasal namin yon, ay tinanong ko muli si Juliet kung handa na ba siyang maging asawa ko. Una ay parang hindi raw niya kaya. Pero para raw sa magiging anak namin ay pumapayag na siya. Wala naman na daw kasi siyang choice noon, kundi tanggapin na lang ang aming kapalarang dalawa. Pagkatapos naman ng aming kasal, ay bumukod na kami sa aming mga magulang. Nang sa ganon ay lalo naming makilala ni Juliet ang isa't isa. Kahit pala matali kaming magkaibigan nito, ay may mga bagay pa rin kaming hindi alam sa aming dalawa. At iyon ay ang ma-realize namin na matagal na pala kaming may gusto sa isa't isa. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Ang inyong tagapagbahagi, Oliver.